Magandang araw po or gabi kung saan man po kayo nandoon sa mga pagkakataong ito. Ang ating pong pag-uusapan ay itong mga, siyempre, mga plano at ginagawa ng ating pamahalaan. Pero ang isa po sa mga importanteng discuss natin, ito ho, kumpirmado na. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pupunta ng Estados Unidos. Kung bakit? Sandali lang po at ating tatalakayin yan. Muli ko pong inihiling sa inyo, doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-follow dito sa channel na ito. Samahan po ninyo ako. Mike Abe Opinions. Click ang notification bell. Like and share ng ating pong mga video at mga pinag-uusapan dito dahil marami pong mga bagay na tinatalakay dito. Marami pong salamat sa inyong suporta at yung mga nakapag-subscribe at follow na po. Salamat din po sa inyo. Well, ito nga pong pagbiyahe ng ating Pangulo. Mahalaga po ito. Kinumpirm na po ng Office of the President na si Pangulong Marcos ay pupunta ng United Nations, yung General Assembly. Mag-a-attend siya. First time na haharap ang ating Pangulo sa international community sa magitan po ng United Nations dyan po sa New York City. Okay? Kaya ko po ito tinatalakay. Napakahalaga po nito. Dahil bago ang ating Pangulo, meron tayong mga kinakaharap na problema sa ating bansa at sa buong mundo. Marami po tungkol sa issue ng COVID, nandyan pa rin. Mataas na mga fuel, inflation na ramdam sa buong mundo. So, malaking pagkakataon na ito na pwedeng madiscuss yan. Pangalawa, ang isyu ho ng foreign policy, mga programa, at ano ang kailangan ng ating bansa at problema ng bansa na pwede pong talakayin dyan. So, yung pong pagkakataon na bigyan ng oras sa pagharap sa United Nations General Assembly ay isa pong mas tuturing nating karangalan ng bansa, karangalan ng Pangulo, dahil po yan ay isang hindi pangkarniwang assembly or organization. Halos lahat ng mga bansa member dyan, halos lahat ng mga bansa ay may kinatawan dyan at nagmo-monitor sa mga usapan. Marami pong mga bagay, local, national, especially international issue ang dapat ay maiparating at matalakay dyan. Okay? So ito na ho yung pagkakataon na ma-discuss ni Pangulong Marcos kung siya ibibigay nga ng oras sa pagsalita dyan ay yung kanyang mga dapat gawin. At siguro, maipakita rin sa mundo na after 36 years, eto na ang Marcos at pinabalik ng taong bayan sa kapangyarihan after ng ating general election. Alam nyo, tanggapin nyo o hindi, maraming mga bansa, leader ng iba't ibang bansa sa mundo, nagulat sila, humanga sila. Nagulat dahil nakabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Humanga sila dahil ibinalik ng mga Pilipino sa kapangyarihan. Kasi alam naman natin kung ano ang record ng mga Marcos. Huwag natin pag-usapan dito. Alam na natin lahat yan, kahit sa international community. Kaya mahalaga dito ang pagpuntang yan ni Pangulong Marcos dahil kanyang maipapakita na kung ano man ang dating paniniwala at paniniwala ngayon ng international community, iba na. Nandito na siya. Muli, Pangulo ang Marcos sa Pilipinas. Ayan po yan. Okay? Sa isang banda, eto na. Alam nyo kasi, may nung araw ko pa sinabi, marami kasing paninira at kung ano mga speculation or sinasabi na suntok sa buwan. Nung nakarang eleksyon or before eleksyon, lagi nilang binabanatan si noon ay Bongbong Marcos, ngayon President Marcos, na hindi daw makakapunta ng Amerika. Kawawa daw ang Pilipinas pag Marcos ang naging Pangulo. Yan ang mga banat ng oposisyon . Ayoko nang banggitin kung saan pananggaling yan. Pwede niyong hanapin kung sino nagsalita niya. Lahat ng paninira, kawawa ang Pilipinas, si Marcos daw ay huhulihin pag nagpunta ng Amerika, si Marcos daw ay hindi tutulungan ng Amerika. Lahat ng kanilang paninira at akusasyon, baligtad ang nangyayari ngayon. Inimbitahan na nga ni President Biden si Marcos. Hindi lang yung General Assembly. Baka nga itong biyaheng ito, sabay na. Yung General Assembly sa United Nations,
Tapos yung formal invitation ng Amerika sa Washington, baka pagsabay na. So doon pa lang pagpapatunay, hindi totoo yung sinasabi nilang hindi magiging maganda ang relasyon natin sa Amerika. Pangalawang issue dyan na sinasabi nila, aarestuhin si Marcos pag nagpunta ng Amerika dahil di umanik may kaso o kung ano man ang meron doon. Yun ang sinasabi nila nung eleksyon. Part ng paninira at dismayhin ng taong bayan. Again, hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari ang sinasabi ng mga manghuhula. Manghuhula ang dating ng mga oposisyon. Dahil kasi merong international immunity ang isang pangulo. Pinaiiral yan ng lahat ng mga bansa sa mundo, especially ang Amerika. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ng oposisyon na si Marcos, ang ating pangulo, ay hindi makakapunta ng Amerika dahil huhulihin, dahil may kaso. Hindi po mangyayari yun. Protektado ng Amerika. State visit ang invitation. At yung United Nations General Assembly, papaano mangyayari yung sinasabi nung nagsisinungaling ng mga oposisyon? Wala, hindi ba? So, relax na po tayo dito, mga kababayan, Marcos loyalists, Marcos supporters, dito at sa buong mundo. Safe ang Pangulo kahit saan magbiyahe. Kailangan ng malalaking mga bansa ang Pilipinas. Gusto nilang makipag-tie up, makipag-ugnayan, makipag-relasyon ng malalim sa Philippine government at sa ating Pangulo. Yan po ang totoo. Okay? So, yan. Para may alam lang kayo, ang hintabayan ninyo, pati yung mga pagpunta niya sa ibang bansa, i-schedule po yan. Yung pagharap sa mga Filipino community, mangyayari din po yan. Isa yan sa mga trabaho ng Pangulong ng Pilipinas. Okay? Pwede kayo mag-comment reaction sa bagay na yan. Pangalawang issue po na ating gustong ihabol, kahit maigsi lang, ang opisina po ni Attorney Vic Rodriguez, Executive Secretary, ay lalo pong makapangyarihan. Dinagdagan pa ng responsibilidad at mga gampanan sa araw-araw. Kasi nilipat po ng ginawa po ng Pangulong Marcos na siya ang merong control and supervision sa lahat ng agency under ng Office of the President. Lahat ng agency na nasa ilalim ng Pangulo, si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary ang siyang mga ngasiwa. Siya yung may control and supervision. Dati ang mga Executive Secretary talagang Executive Secretary lang. Ito dinagdagan. Yung mga opisinang inilipat sa Office of the President, mga opisinang pinagsama-sama na under ng Office of the President, si Vic Rodriguez, Executive Secretary, ang boss dyan. Siya ang may control. So, napromote pa, dinagdagan pa ng trabaho. Ano ang ibig sabihin yan? Malaki ang tiwala. Pinagkakatiwalaan ni President Marcos ang kanyang Executive Secretary o tinatawag nating Little President. Iyan ang isa po sa mga development. Kaya ako ginawa ito para at least yung may mga transaction sa Office of the President na may mga kung anumang business meron sa Office of the President, dadaan kayo sa Executive Secretary. Dahil inuulit ko, siya ang inatasan na magkaroon ng kapangyarihan, supervision and control sa lahat ng ahensya. Inuulit ko, Office of the President. Antindi, ano? Anyway, yan po yung update sa mga balita dito sa ating bansa at especially sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Mahalagang inyong nalalaman yan, hindi ba? Salamat po. Saludo ako sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Thank you po.